Ang paglilingkod sa mamamayan ng Vatican City. Ayon sa Santo Papa, mahalaga ang kanilang tungkulin sa pag-uugnay ng mga tao sa pamamagitan ng komunikasyon at pagkakataong maabot ang mga tao hindi lang sa Vatican kundi maging sa buong mundo. Ang komunikasyon ayon kay Pope Francis ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kultura, relihiyon at lipunan na siyang ginagampanan ng mga kawani. Sa huli, hinikayat ang Santo Papa ang mga manggagawa na tiyakin ang pagbuo ng maliit na komunidad sa kanilang tanggapan ang pagyakap sa bawat isa sa panahon ng kailang kagalakan, maging sa kalungkutan bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig, Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po sa inyo, mga kasambuhay at kapanalig. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kasama ko po ngayong gabi si Father Domi Guzman. Magandang gabi po sa inyo, mga kasambuhay at mga kapanalig. Magandang gabi po. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At siyempre po, narito naman tayo sa ating pong programa tuwing Biyernes ng gabi, ang Sambuhay Interactive na ito po ay hatid sa inyo ng Radyo Veritas 846 at ng Society of St. Paul, katuwang ang St. Paul's Audiovisuals at ang St. Paul Bible Ministry. Magandang gabi po sa mga kapanalig natin na naglalakbay pa hanggang ngayon. Nasa kanikanila mga sasakyan at bumubuno ng traffic. Gayun din po mga nasa tahanan na. Sana po ay samahan nyo kami kagaya ng sinabi ni Father Domi sa loob po ng isang oras. Mamaya po ibibigay namin sa inyo ang mga kasama natin sa remote sa isa pong parokya para sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive. Samantala, sa pagsisimula po ng ating palatuntunan, tayo po muna ay mananalangin sa pamamagitan po ng magandang balita ngayong araw, kapito ng Hunyo 2019. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, nang makapag-almusal na si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Pakanin ang aking mga kordero." Sinabi sa kanyang makalawa, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Akayin mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanyang maikatlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot na si Pedro dahil makaitlog siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Kaya sinabi niya, "Panginoon, ikaw ang nakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita." Sinabi nito sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang sinasabi ko sa inyo, nang bata-bata ka pa, nagbibikis ka sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man loobin. Ngunit, pagtanda mo'y ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibikis sa iyo at magdadala sa ayaw mo." Tinukoy naman ito ni Jesus bilang pananda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Mga magulang at mga kapatid, na pinagpala ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yeah, Father Domi, ang ating gospel ngayong first Friday of the month of June. Oo nga, first Friday, no? At congratulations. Bukas ay first Saturday. First Saturday nga ba? Ganun yan, di ba? Magkasunod. Tapos susunod, first Sunday. Congratulations, we survived first Friday. No? Okay. Mm-mm. At sa bahagi po ito ay dadako na tayo sa ating mga kasamahan sa parokya sina Father Albert at Brother Ian ang makakasama natin ngayong gabi. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapanalig at kasambuhay. Andito na naman po tayo sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Ako naman po si Brother Ian Gabriel Ceblano ng Society of St. Paul din po. Hello, hello po dyan sa mga nanonood dating mga viewers sa ating live streaming sa ating Facebook account. Dyan po sa Veritas and sa Sambuhay. Excited na po ang ating mga contestant, no, Father? Yes, at andito tayo ngayon sa Santa Teresita Parish dito po sa West Rembo sa Makati City. Pero bago natin makilala ang ating mga contestants, konting trivia muna tungkol sa ating parokya. Batang-bata pa po ang ating parokya noon lamang pong 1992 nang ibinigay sa Montfort Missionaries ang Santa Teresita Parish at noong July 12 na i-install ang kanilang unang-unang parish priest na si Father Jose Luis Sandoval SMM, isa pong paring Kolombiano. That's right. Yes, at ngayon naman atin ang kilalanin ng ating mga mukhang excited na nga sila ng ating mga nagagandahan at nagagwapuhan na mga kabataan ng ating dito sa parokya ng Santa Teresita Parish, no? Alright, simulan natin sa ating first team, ang yellow team na pinangalan ng Team St. Therese. Sila po si Jessica, si Samantha at si Jersey. Ayan, kaway-kaway. Ayan. Ayan, very good. Medyo mahiyay. All-girl team to, all brother girl, Ian. Girl power, yes. Next, ang ating pong next team ay ang Team San Nicolas na sina Frances, Bea and si Kate. Hi! Welcome sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Sila po ay kulay blue. Blue team. Yes, at ating third team ay ang Team San Francisco. Sila naman po ay binubuo ni Jonathan, ni Janella at ni Rachel. Yes! Woohoo. Wow, ang daming fans! Parang nagulat sila sa mga pangalan nila, no? Nag-stop sila ng kaunti. At di pahuhuli, ang ating Team Luis. Na Team Luis na sina Mary Jane, Sabrea at si Benita. Yes. All right. Wow. Very energetic, very alive ang ating mga kabataan dito po sa Santa Teresita Parish, no, Father. Yes, Father Ian, Brother Ian, at ano nga ba ang magiging ating coverage para sa Bible encounter natin ngayong gabi? Right. Ang coverage po ng ating Bible quiz po para mamaya ay ang mga readings from? Mula po nung Linggo hanggang sa darating na Sabado. Alright, so nag-review ba kayo ng maayos? Nakapaghanda? Parang hindi kayo sigurado. Isa pa nga, nakapag-review ba kayo ng... Naghanda naman ba kayo? Hindi, siyempre, I'm sure you are very well prepared. Pwede nating malaman ng kaunti kung ano yung... composition ng ating mga participants. Ano ba kayo? Mga altar servers? Ano? Halo-halo meron bang lectors? Choir? Sino? Okay. Sinong representative ng altar servers? Anong ministry mo, kapatid? Junior Lekom po. Lekom. Lekom. Very good. Ikaw naman dyan. Volunteer catechist po. Volunteer catechist. Wow. Batang-bata. Katekista. Batang-bata. Katekista na nakaka-inspire. Choir member po. Choir member. Sample. Yes. Sample? Sample daw. Mamaya. Siguro, no? Sample tayo mamaya. kayo naman po?
Choir din po. Choir din. Ano pang ibang may altar servers ba? Oo. Youth ministry. Youth kayo din. Okay. So in short, buhay na buhay ang mga kabataan dito sa Santa Teresita Parish sa Makati City, no? Correct. Kaya naman, excited na talaga tayong makita sila mamaya para sa ating tagisan ng galing ng at talino tungkol sa salita ng Diyos. Right. And... Okay, magbabalik po tayo mamaya para sa ating Parish Bible Encounter. Balik muna tayo dyan sa ating studio. Thank you very much, Father Albert at Brother Ian at mga kasama natin sa remote. At sa ating pong pagpapatuloy, gusto namin munang i-acknowledge ang mga nag-assist sa atin dyan sa Santa Teresita Parish sa West Rembo, Makati. Yung pong tumulong sa atin, lalong-lalo na po si Kapitana Lot Bandejas, Sherilyn Paho at mga katekista ng Santa Teresita. Thank you very much po sa inyong pag-assist. Ayun. Ano ba pag-usapan natin mamaya, Father Paul? Ah, dahil tayo ipapunta na sa panahon ng Pentecost, Father Domi. No? So siguro ay magtatalakay tayo ng mga bagay-bagay kaugnay sa Holy Spirit. Ayun, ano? Holy at syempre, Spirit, bago mag- Pentecost ay sineselebrate natin, di ba? Ang kapistahan ng Queen of Apostles. Ni Maria bilang reyna ng mga apostol. Ito po ang principal na Marian devotion ng Society of St. Paul. Magbabalik po kami sa muna pong paalala mula sa himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpo-plancha ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumupan ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Pagod, pag ako'y naka-mix in coffee, talagang gabi ang energy. Talaga makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Avernido Pharmacy, Redeemer Pharmacy, AB Plus Pharmacy, Handishay Pharmacy, La Femara, Yanel Ross Drugstore and Merchandise, at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Good evening. Magandang gabi po muli sa ating mga kapanalig at kasambuhay dito po sa Radyo Veritas. Ako po si Father Paul Marquez. Kasama ko po muli si Father Domi Guzman. Yun po. At kami po'y bumabati ng for the last time mula po sa ating Sambuhay Interactive ng Alleluia. Kasi... Alleluia. Patapos na tayo ng Easter season, Father Paul, no? Yes. Oh. Sa Pentecost Sunday ay gagamitin uli natin yung Alleluia, Alleluia. Go in peace, the mass is ended, Alleluia, Alleluia. For the last time. Ayan. Kasi pagtatapos nga naman ng Easter season po natin, 50th day after Easter Sunday. Resurrection of our Lord. At siyempre po, pag sinabi po nating Pentecost, ito po ay ang kapistahan ng ating Banal na Espiritu Santo, no?
Sabi ng marami, yan daw po ang great unknown sa tatlong persona ng atin pong Santissima Trinidad. Siguro nga, Father Domi, kasi yung dalawang persona, si God, no, at the Father, at si Jesus, ay nabigyan na ng muka. No? Si Jesus ay talagang nakita natin na sa mga larawan na mayroong balbas, no, at maamo ang muka. Pero sinunod tuloy sa kanya si God the Father, kasi ang sabi ni Jesus, whoever has seen me has seen the Father. Ayun. So nag-drawing sila ng kahawig ni Jesus, kaya lang medyo mas matanda na. Puti na yung buhok, puti na yung balbas, pero hawig na hawig. Artist imagination lang po yan, imagination. Syempre, no, ha? Kasi kung sasabihin din po natin, sino ba ang mas matanda, yung God the Father or God the Son, eh pareho lang ho sila. Kasi hindi pwede magkaroon ng Son na walang Father. Mm-mm. At hindi pwede magkaroon ng Father na walang Son. At naroon na sila mulat-mula pa. Ayun, mulat sa pool. At imagination din yung, fruits of the imagination din yung iba't ibang larawan ngayong ginagamit natin for the Holy Spirit. Yun. Diba? Pinakapopular. Yung kalapate. Ayun, kalapate. Kalapate. Bakit kaya kalapate, Father Paul, napunta yung simbolo na yan? Para sa akin, dapat eagle. Para power. Power. Diba? Oo, pero kalapati. Siguro dahil maputi, no? Pure, tapos maamo. Uh-huh. Diba sabi ni Jesus, be innocent as doves, okay, but cunning as serpents. Serpents. Tapos, tatandaan mo, Father Domi, panahon ng Genesis, ay may dumating na kalapate noong payapa na ang lahat. Noong tapos na yung dilubyo. Pwede nang lumabas sina Noah and the family. Pero ang Holy Spirit po, hindi po kalapate, di ba? Ang Holy Spirit ay the third person. So, bilang third person, para po sa akin, at siguro kung titignan din natin yung Ebanghelyo ni San Juan, ang pinaka-persona ng Banal na Espiritu Santo ay yung pagiging kaibigan. Di ba? Amici. Amici. Kaibigan ng ating pong kaluluwa. So, imagine mo, Father Paul, yung BFF mo. Yan, di ba? Yan ang persona ng Holy Spirit. Laging nandyan. Yun. Hindi tayo iniiwan. At laging nagagabay sa atin. Yun. At sa banal na kasulatan, ang Holy Spirit po ay associated with being a giver of gifts. Yes. Diba? Sa Old Testament, meron yan. Sa New Testament, meron din. Mm-hmm. So, sabi mo nga ay from the Prophet Isaiah. Yung Prophet Isaiah. Yan po yung pinapaliwanag ng maraming katikista doon sa mga bata kapag nagkakaroon na religion class. Sa Prophet Isaiah, yun yung seven gifts of the Holy Spirit. No? Memorize ko yan, Father Dom. Sige daw. Sige. Unahin ko yung wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Wow. Diba? 7/7. Yeah. 100%. Siyempre, may kodigo ako dito eh. Pinapa-enumerate yan. Yan ang Old Testament. Pagdating naman sa New Testament, from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, naging siyam. Siyam. Dumami na siya. Kasi New Testament na siguro, kaya nadagdagan na. Ikaw, Father Domes, memorize mo ba sila? Pinapakita mo. Knowledge, ayan. Wisdom, prophecy, ayan. Faith, healing, miracles, discernment of spirits, ayan. Different kinds of tongues, praying in tongues, yan, at interpretation of tongues. Yan po yung sa chapter 12 ng 1 Corinthians, no? Uh-huh. Ito yung tinatawag natin, Father Paul, na charismatic gifts. Charismatic gifts. Charismatic gifts. At ang kaibahan niyan, yun pong sa Isaiah, yung kaninang in-enumerate ni Father Paul, na seven gifts of the Holy Spirit sa Old Testament, sa Prophet Isaiah,
Yun po yung ibinibigay ng Banal na Espiritu Santo sa atin pong pagkabinyag, no? Itong mga seven gifts of the Holy Spirit na ito, ito yung mga tinatawag natin na sanctifying gifts of the Spirit para po sa ating sariling spiritual life, no? Samantalang yung 1 Corinthians 12, ito po yung gifts na ito, yung 12 charismatic gifts, ito po ay para po gamitin natin upang maglingkod sa iba. Yan, no? Yung Old Testament, para sa sarili lang. Yan, no? Masanctify tayo. Yung sa New Testament, para sa paglilingkod na. No. Yung may development pala. No? Oo, may. Ngayon, Father Doms, may mga magulang na nagsasabi, hindi ko pabibinyagan muna ang anak ko. Hayaan ko siyang lumaki at siya ang pumili. Di ba sayang naman yung pagkakataon na they will receive the gifts of the Holy Spirit kung hindi sila pabibinyagan, ano? Oo, totoo yan. Kasi, bagamat sinasabi po natin, kailangan po yung faith, kailangan po yung knowledge para sa atin pong pagtanggap sa Diyos sa buhay natin, sa totoo niyan, bilang mga tao, kailangan naman may magturo sa atin, di ba, Father Paul? Ang tungkulin na yan ay talagang ibinibigay unang-una sa mga magulang. Oo. Oo. Dapat kasi, alam ng magulang yun. Tama. Kasi lahat naman ng bagay sa buhay natin, Father Paul, ay tinuro. Tinuro. Inaaral natin. Di mo pwede sabihin na yung anak ko, bahala na siya kung anong lingwaheng gusto niya, Bicolano, Ilocano. Saka ko na lang siya tuturuan. Di ba? Oo. O kaya, paano siya kumain, bahala na. Mm-hmm. Kung kakain siya, gamit niya yung paa o kamay. No? Totoo po bang birthday ng simbahan ng Pentecost? Tanong, Father Dong, yung ating kapanalig na si Lennon. Ayun. Associated po kasi ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo sa pagbuo ng unang community of faith ng atin pong mga ng atin pong simbahan, di ba? Sabi ni Lord, do not leave Jerusalem until you receive power from on high. Yan ang kanyang instruction kina Peter, no? Kaya yung pagbaba po ng Espiritu Santo, we consider that really as the beginnings of the mission ng simbahan, birthday of the church. Na-empower yung mga first apostles. No? Ayun, oo, na-empower sila. Kasama si Maria, yeah. Siyempre. No? In the midst of them. Oh, dahil diyan, merong titulo si Maria. Siya ang ngayon ang reyna ng mga apostol, o queen of apostles. Ayun. No? Kailan ba pista niya, Father Paul? Ito yung Saturday before the Feast of Pentecost. Ah! Oh, na ngayong Sabado na. So, yung huling araw ng nobena ng Pentecost, yun mismo ang kapistahan ni Maria, reyna ng mga apostol. Oo, tama po. Oo. Queen of Apostles. At alam naman natin, nang tayong lahat ngayon, ang tinatawag na modern day apostles. Ayun. Oo. Kaya ang ating reyna ay si Maria. We shall be marching behind her. Ayun. Kasi Mary is bringing us, of course, towards Jesus. Ilan man palaging direksyon, ano? Ano ba yung direksyon? Ano ba usually yung portraiture, Father Paul, ni Mary Queen of Apostles? Si Mary Queen of Apostles ay nakabelo lamang ng asul at dala-dala niya ang sanggol. At ang sanggol na si Jesus naman ay may hawak-hawak na scroll. Mm-hmm. Parang diplomang walang nakasulat. Okay. Of course. Ano ibig sabihin nun? To symbolize that that this baby is the Word made flesh. Katagang nagkatawang tao. Walang corona si Mary Queen of Apostles kasi ang pinaka-crown niya ay si Jesus. Yung pinaka-jewel niya at talagang ino-offer niya si Jesus sa mga tao. Kasi yung pagkaka-portray kay Mary Queen of Apostles, si Jesus na ganoon eh. Nakabigay sa tao, hindi yung nakahalukip-kip na akin lang itong anak ko. Hindi. Hindi, ibinibigay niya si Jesus sa mga tao. Ah. Sa makatuwid, ang pagiging apostol po ni Maria ay hindi lamang po sa kanyang pag-upo doon sa gitna ng mga apostol, kung hindi what makes an apostle, sabi nga natin, kahit sa ating panahon, ito yung ikaw ay ibinibigay mo ang mabuting balita. Tama. Si Jesus, di ba? Sa iba.
Maganda yan, Father Dobbs, yung sinabi mong sa ating panahon. Na sana wag natin tingnan ang Pentecost na event of the past and nothing else. Hindi ganon. Because Pentecost is connected with our present life today. Ibig sabihin, naghihintay pa rin tayo ngayon ng panibagong bugso o dating ng Holy Spirit. Itong mga gifts na in-enumerate natin, iniintay natin na mapasa atin pa rin, na mas malawak ang mabigyan, mas maraming tao, no, makinabang para sa ika-uunlad ng simbahan. At meron pong isang interesting na observation din kami about the Feast of Pentecost. Ngayon po sa liturhiya ng simbahan, ito po ay napapagitnaan sa pagitan ng dalawang malaking piyesta ng ating mahal na ina, no? Uh-huh. Yung Queen of Apostles na sineselebrate po natin Sabado bago Pentecost, at yung Lunes naman pagkatapos ng Pentecost, simula nung nakalipas na taon, ito po ay ipinakilala ni Pope Francis bilang piyesta rin ni Maria, mm-hmm. no? Mary, Mother of the Church. Mary, Mother of the Church. No? Na ang unang nagpangalan dyan kay Mary, walang iba kundi si Pope Paul the VI. Ah, okay. Matagal na tinuro yan ng isang Santo Papa, Mary, Mother of the Church. Yun. Na ngayon ay talagang i-declare na official na feast. A Monday after Pentecost. So pagbaba ng Holy Spirit, doon nabuo ang church. Tama. Yung tanong kanina ni Lennon, di ba? Samantala, dumako po tayo sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa Radyo Veritas, ganap na pong 29 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Magandang gabi po muli sa lahat ng ating mga kapanalig at kasambuhay, at nagbabalik po tayo dito po sa Parish Bible Encounter. At ngayon, makikita na natin ang tagisan ng galing nila sa kanilang kaalaman tungkol sa ating Biblia sa salita ng Diyos. That's right, Father Albert. Pero bago ang lahat, i-review muna natin ang ating mga mechanics, no, Father? Para sa ating Bible quiz. Una, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya, ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sumagot in English o sa Filipino. Ang maaari lamang gamitin na reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Okay, makinig mabuti dahil paunahan sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ng tanong. At ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang mananalo. 1 point po ang per correct answer at kailangan hintayin niyo po ang aming pagsabi ng go. That's right. Ang dalawang hosts, kami po yun ni Father Albert. At ang isang guest, Pauline, ay bumubuo ng lupon ng hurado. At sila po ang may karapatan lamang na mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon po ng lupon ay final at irrevocable. At syempre, dahil itong contest, merong mga mananalo at sila ay makatanggap ng mga premyo mula po sa St. Paul's at sa iba pang mga sponsors. Pero okay lang naman, dahil kahit di kayo manalo, lahat po kayo ay makatanggap ng consolation prizes. Yan, limpak-limpak na premyo. Limpak-limpak na grasya ng Panginoon. Grasya ng Panginoon. Syempre, dahil tungkol sa Biblia ang ating contest. That's right. Pinag-aralan nila to. Apo. Yan. Yan. So, Brother Ian, I think we're ready to start. Apo. Handa na ba kayo? Yes!
Yes, yes. Yeah, dapat ganyan, may energy. All right, first right. question, kamay sa dibdib. Multiple choice. Ayon sa John 14, nung unang magpakita si Jesus sa mga alagad matapos siyang muling nabuhay, hiningahan niya sila upang matanggap ang ano? A. Espiritu Santo. B. Kapayapaan. C. Buhay na walang hanggan. At D. Kamatayan. Go! Oops, sino? Sino nauna? Ang ating nauna ay ang Yellow Team. Yellow Team. Anong sagot? Espiritu Santo. Letter? A. Letter right. A daw. Tama po ba ang letter A, Father Albert? Yan po ay tama! Tama, wow! Right, 1 point para sa ating First Yellow point Team. For our Yellow Team, ang St. Therese Team. Lahat sila masaya, team. No? Kahit si Yellow oh. Team lang ang nakatagot ng tama. Oh, support! Very supportive, supportive sila sa isa't isa. Opo. Maganda, napakaganda. Question number 2, true or false? Yes. Makinig mabuti. Ayon muli sa John chapter 14, bago nagpakita si Jesus sa mga alagad, matapos siyang muling mabuhay, nasa isang silid ang mga alagad kung saan nakasara ang mga pinto dahil sa takot nila sa multo. True or false? Go! Oops, sino nauna? Ang ating pong unang team ay ang Red Team. Red Team. True or false? True or false? False. 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 Tama po ba yun, Father? Ang false ay correct. Correct. Tama. Wow. 1 point para Aba. Sa ating Red Team. Talagang sabi, very humble sila, Father, kasi nung kanina sabi nila hindi daw sila nag-ready, pero tumatama yung mga sagot nila. Oo nga, wala pa nakaka-steal, no? Dahil tama agad ang That's kanilang right. sagot. Amen. Okay, remind lang po natin na kada po tanong magpapalit ng sasagot na contestant. Ayan. So iikot po ulit tayo. After ng third question, multiple choice po tayo ulit, mga kapatid. Ayon muli sa John chapter 14, anong parte ng katawan ni Jesus ang may sugat na kanyang ipinakita sa mga alagad? Muli po, anong parte ng katawan ni Jesus ang may sugat na kanyang ipinakita sa mga alagad? A. Kamay. B. Tagiliran. C. Kamay at tagiliran. At D. Kamay at paa. Go! Oops, okay. Na? Oh, relax lang po sa pagpindot. No? Isang kalma. Isang mabilis na pindot lang. Chill lang okay chill. Na yon. Very energetic. Ating nauna, Brother Ian, ay ang blue team. Ano pong sagot? C. Letter C, Father Albert. C. At sa tingin mo, Brother Ian? Feeling ko tama kasi mukhang nag-review talaga si Baby. Alright, tama ka, Brother Ian, dahil yan ay correct. Wow! Yeah, kamay Thank you. At tagiliran. Galing ng ating Recap mga contestants. Recap po tayo ng ating mga scores. Ang yellow, blue at red team ay may 1 point Apo. Each. Pero ang green, babawi Apo. Daw may sila. May chance pa humabol ha, yung green team ha. May chance pa humabol. Okay, Father? Ang ating pong next question ay multiple choice. Ayon muli sa John chapter 14, nung unang magpakita si Jesus sa mga alagad, matapos siyang muling nabuhay, ano ang mga salitang una niyang binanggit? A. Ako si Jesus. B. Buhay ako. C. Sumain niyo ang kapayapaan. At D. Ako'y nauuhaw. Go! Okay. Na po yung mabilis na pinto. Huwag okay. po tayo manggigil. Baka po masira ang buzzer. Kasi Father, puspos sila ng Holy Spirit, kaya ganun kalakas ang ganun pala yun, no? Kaya energetic okay. talaga. Ang ating naunang team ay ang... I think it's the yellow team, right? Yes, yellow team. Oh, anong sagot? Letter C po. Letter C daw, Father. Letter C, sumayin nyo ang kapayapaan ay... Tama! Wow! 2 points na po ang yellow team, ang ating St. Therese okay. Team. At so, last point na nila, bago sila yes, tanghali tama, na kampiyon Ian. Para sa ating Bible Encounter, Bible Quiz ngayong gabi. Yes. Number 5, true or false? Makinig ng mabuti. Ayon sa Matthew chapter 5, nang si Jesus ay mangaral sa isang bundok tungkol sa Beatitudes, itinuro niya na mapapalad ang mga busilak ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Itinuro niya na mapapalad ang mga busilak ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. True or false? Go! Oops! Sino ang nauna? Blue Team! Team San Nicolas. Tingnan natin kung makakapuntos ulit sila. True po.
True. True. True nga ba? True. It's correct! Wow! Congratulations, Blue Team! Ito mga babang to ha, talagang humble lang to ha. Kanina parang takot na takot sila, pero ngayon, alam na alam naman nila. Humahataw. Yes! Humahataw sila. Okay, ang ating tie po ang ating blue, yellow team at ating blue team. Parehas po silang nagka 2 points. Ang red team po, 1 point. At ating green, pwede pang humabol. Pwede pang humabol. Alright, 6th question. Para sa gabing ito, true or false? Ayon muli sa Matthew chapter 5, itinuro din ni Jesus na mapapalad ang mga dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng Israel. True or false? Go! Okay. Sino nauna? Green team! Green team! True or false? False. False nga ba ang false ay... Tama! Wow! 1 point para for sa ating green team. Gide ba? Malay mo, makahabol at sila pang manalo. Oh, tama ka dyan, Father. Okay, ang ating scores. Yellow team, 2 points. Blue team, 2 points. Green team, 1 point. And red team, 1 point. Alright. Umiinit close fight ang laban. Ha? Close fight. Question number 7, multiple choice. Ayon sa Acts chapter 11, sino ang pumunta sa Tarsus upang hanapin si Pablo? A. Bernabe, B. Santiago, C. Pedro, and D. Apollos. Go! Alright, sino nauna? Alright, Yellow team for the win. For the win. Alright, anong sagot? A. A daw, Father Albert. A nga ba? A nga ba? Si Bernabe ay... Tama! Yeah! We have a champion for our Team Saint Therese, the yellow for our team. Bible quiz for our Sambuay Parish Bible Encounter, no? Congratulations. Congratulations. Punta naman kilip sa harapan para makilala namin kayo ng maigi. Yeah, nanalo ang ating Saint Therese team. Alright, meron kayong prizes mula po sa Saint Paul's at sa iba pa nating mga sponsors. Tanungin mo natin sila, Brother Ian, kung anong kanilang ginawang paghahanda. Oh. Ano bang secret ninyo? Bakit talagang hataw na hataw ang inyong Bible quiz performance dito sa ating Bible quiz? Sinong spokesperson? Okay. Si ate, ano pong pangalan? I'm Jessica po. Wow. Ate Jessica, anong secret ninyo? Actually po, kanina lang po kami nag-review. Tapos sama-sama po talaga kami nag-review. Talagang teamwork talaga kami. Ang nag-work sa atin. Talaga. That's right. Very good. Talagang buhay na buhay ang ating Word of God sa ating mga kabataan dito sa Santa Teresita Parish. Tama? At syempre, tingnan natin kung ano yung laman ng ating prizes. Ano ba yung prizes natin dyan? Meron tayong mga gifts, keychains, crucifix, at meron tayong ating Halo. Illustrated Gospel right. Na Halo para po sa mga kabataan. Yeah. Halo Magazine. That's right. At para sa ating mga viewers, no, kung gusto niyo po mag-avail ng ating mga magazine, mga products po ng ating St. Paul's, magpunta lang po kayo sa kahit saan na St. Paul's bookstores nationwide. Alright. At syempre, lahat ng ating kalahok ay meron din pong consolation prizes. So, don't worry. That's right. And Brother Ian, saan ba tayo pupunta next time? Next week? Ang susunod nating i-raid na parish ay ang San Antonio de Padua. Diyan po sa Malate, Manila. Okay. Right? Raid talaga, Brother Ian. Oh. Kaya maghanda na sila dahil lulusubin natin ang San Antonio de Padua. Alright. So maghanda po kayo dyan sa San Antonio de Padua Parish. And again, congratulations sa ating Yellow Team, St. Therese Team. At sa lahat ng ating youth, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Talagang very lively. At talagang lahat sila nakasagot ng tama. Ang ating mga future Bible scholars. At yan po, pagkatapos po ng ilang paalaala, magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito
eto na! Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para naman sa ating best AM station, Radyo Veritas. Sa ngalan po ng pamunuan ng Radyo Veritas, sinisikap na maging tinig ng katotohanan, ng daan at buhay. Maraming maraming salamat po sa Gawad Taglaw and of course, God bless you all. Ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ay lubos na nagpapasalamat sa parangal na nakami bilang Best AM Station sa katatapos na 17th Gawad Taglaw Award. Ang lupon ng gawad tagapuring mga akademisyan ng Aninong Gumagalaw. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dahil dito, magsisilbing inspirasyon namin ang parangal na ito sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita. Sumainyo ang katotohanan. This portion is brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Good evening po mga kapanalig at mga kasambuhay. Balik po tayo dito sa studio sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Ito po si Father Paul Marquez kasama si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Congratulations sa Team St. Therese na nanalo sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive mula po sa Santa Teresita Parish, Makati City. Ang Yellow Team. Mabuti talaga dito sa ating Sambuhay Parish Bible na nanalo ang Dilawan. Huh? Yellow Team. May hugot ka. Anyway, meron tayong natanggap na tanong dito, Father Paul. Ang number niya ay nag-e-ending sa 364. Ending. Oo, ending. Pero hindi man nanalo sa ano to. Sa ending. Oo, ending lang ito na kanyang numero. Ang tanong niya ay, good evening mga fathers. Saan daw pong chapter ng Isaiah makikita yung sinabi natin na 7 gifts of the Holy Spirit? Ito po ay nasa Isaiah chapter 11 verse 2 hanggang verse 4. Yan. Oh. Isaiah 11 224. Yun, hanap-hanap na. Oo. At para maganda ang celebration natin ng Pentecost, at least aware ang mga tao saan galing yan. Oo. Talagang sa Bible at hindi lang hinugot sa kung saan. Mm. Okay. In fact, Father Paul, etong taong ito ay 50 years ng charismatic renewal dito sa Pilipinas. Kaya nga merong special celebration yung mga iba't ibang charismatic groups. So talagang natukoy kung kailan nagsimula ang charismatic. Oh, 50 years ago. Dito sa Pilipinas. Sinong grupo, Father, nagpasimula kayo? Matatandang grupo na 'yon, ano? Merong taga Baguio, yung Sacred Heart Charismatic Community sa Baguio. Wow. At syempre meron din po yung grupo ng San Lorenzo Charismatic Group na pinangunahan po ng mga Assumption Sisters. Oh. At isa po sa mga nauna mga pari na nag-expose ng charismatic renewal sa Pilipinas ay si Father Herb Snyder. Jesuit. Herbert Snyder. Professor ko. Yun, naging teacher natin. John, di ba? Gospel of John. Yeah. Binagsak nga niya ako eh. Okay lang. Nakapasa rin pagkatapos. Ikaw talaga. Palabiro lang ako ha, baka maniwala kayo. Anyway, ganun po katagal at diyan sila sa Ambel nagkakaroon ng celebration. Sa Ambel. Kasi inoffer nga ng Ambel yung kanilang facilities doon at alam ko po si Bishop Jess Mercado ng Paranaque ang magse-celebrate ng Pentecost Mass. Wow. Para po sa congress na yan ng mga charismatic movements dito sa Maynila, sa Kalakhang Maynila. I can imagine, Father Doms, noong bago pa lang yung charismatic movement sa Philippines, medyo suspicious yung maraming Katoliko, no? Medyo resistant. Ayaw nilang tanggapin kaagad itong charismatic
groups, no? Kasi nga, for the very obvious reason na sasabihin nila, ano ba yan? Parang hindi namang sa Katoliko yan. No, no, pasayosaya. Oo, parang palundag-lundag. Sa kapayak-iyak, no? Pa-emote-emote, no? Kasi something new, palaging nire-resist ng mga tao, lalo na kapag hindi naiintindihan. Ayun. No? But ngayon, makikita natin, looking back, 50 years after, na talagang it was a gift coming from the Lord. Oo. Actually, tama movement. Ka, Father Paul, kasi ang simula talaga ng charismatic renewal ay yung cooperation ng Pentecostal group sa Amerika at saka yung mga theology teachers ng Duquesne University sa Pennsylvania. Oh. So, they wanted to have a kind of a program para sa mga estudyante na medyo alive. No? Kasi, nung araw kasi, ang retreat lang yung silent retreat eh. No? Parang may funeral. Oo. Funeral. Diba? Oh. Silent. Oh. Oh. Tahimik lang. Oo. Eh, biglang naging rejoice. Ayan, oo. But another beautiful thing ng charismatic renewal, Father Paul, ay naging aware tayo sa Bible. Yes. Di ba? Oo. Bible-based. Samantala, mga kapanalig, turn over muna po tayo sa ating mga kasama sa remote sa Santa Teresita Parish sa Makati. Maraming salamat po, Father, dyan po sa studio. At ngayon po tayo nagbabalik dito po sa Santa Teresita Parish sa West Rembo, Makati City. Yan. At ngayon, ating mga kapanayam, ang kanilang head catechist na si Miss Marilu Caro. Ma'am, Marilu, welcome po sa Parish Bible Encounter. Thank you po. Magandang gabi po, Miss Marilu. Magandang gabi naman po. Ayan. Meron lang po kaming konting question mo. Ano po ba yung mga biblical initiatives niyo po dito sa ating parish? No? Mga particular activities, programs na ginagawa po ninyo? Mayroon po silang kaming regular na BECs by zones at doon po ini-encourage ang mga neighborhood na mag-aral ng salita ng Diyos. Yan po ang isa. That's right. Para sa ating mga viewers, no, ito pong si Tita Marilu ay isa pong katekista po, no? Opo. Kumusta naman po ang ating pagiging buhay, ang buhay katekista? Ilang taon na po kayong katekista, ma'am? Kaya naman po, ano po, mga 33 lang naman po. Wow, 33. Oh, talaga, mas matanda pa sa akin. Ako po ay... years old pa lang po, no? Pero basta mas matanda po kayo sa akin. Okay. Yun po. Opo. Okay. Okay, 33 years, ma'am, ano? So, ano po yung nag-inspire sa inyo na maging catechist at yung manatili na maging catechist for so many years? Simple lang po naman. Dahil tinawag po ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya sa pamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mabuting balita sa pamagitan ng pagtuturo sa mga bata at kabataan sa paaralan at sa simbahan. Okay. At ano naman po yung parang mga, siguro yung mga big challenges po ng isang katekista? Lalo na po sa panahon ngayon, dahil year of the millennials, youth at medyo hindi na tayo nakakasabay, pero dahil sa karisma ng Holy Spirit at sa pagmamahal ko sa Panginoon ay sinisikap kong makisakay sa mga kabataan dahil sa new methods, yan, new vision, new evangelization na tinuturo sa amin, sa aming ongoing formation, sa aming catechetical ministry. Okay, talaga naman, oh, lahat ng paraan para magawa ang kanilang misyon na magturo ng katekesis sa lahat ng mga taga-parokya. That's right. Kaya kitang-kita naman sa ating mga kabataan, no, Father, talagang alive na alive ang ang Diyos dito sa ating parokya. Dahil na rin po siguro sa mga efforts ng mga katulad ni Miss Marilu. And may mga katekista rin po ata tayong kasamang iba sa likuran. Sino po yung mga katekista dito? Oh, meron kanina. Meron tayong contestant na batang-bata. Si Ate Jessica ba yun? Ate Jessica? Yes, volunteer catechists.
So yeah. Ma'am, baka meron kayong words of invitation sa mga gusto maging catechist katulad ninyo. Yes. At ito'y panawagan po hindi lang ng Santa Teresita Parish kundi ng Archdiocese of Manila at ng buong Pilipinas na mga kabataan, hinihikayat po kayong maging katekista dahil kailangan po ang mga katulad ninyo, mga talagang buhay at batang-bata na magpahayag ng salita ng Diyos sa mga bata't kabataan at nahikayat din po natin silang lumapit sa simbahan para tumatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Okay, maraming salamat, Miss Marilu. At kami rin po, inaanyayahan namin ang lahat. Tulungan po natin ang ating mga katikista dahil napakamarangal at mahalagang misyon ito sa ating simbahan. Right. Ayan po. Ang ating pong susunod na pupuntahan na parish po, no? Paalala lang po, yung susunod po nating pupuntahan na parish ay San Antonio de Padua, dyan po sa Malate, Manila. Alright, next week, abangan niyo po kami dyan. At muli po, ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Ako naman po si Brother Ian Gabriel Ceblano ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Thank you, Father Albert at Brother Ian at mga kasama dyan sa Santa Teresita Parish, lalong-lalo na kay Miss Marilu Caro na Head Catechist sa parokya. Sa kanyang pagpapaunlak sa atin para makapanayam siya. At next week ko, gaya ng in-announce ay dyan po sa St. Anthony Parish, may singgalong ang gagawin po nating Bible Interactive na Bible Quiz. Tama-tama, Father Paul, makikipiesta tayo. Yes, at ang Bible Quiz ay magiging in a sing-along form. Kasi singgalong. Sing-along. Oh, si San Antonio de Padua. Nakapunta ka ba doon? No? Yes. Nung nandun nga ako sa puntod ni San Antonio de Padua, hindi ko masyadong pinapansin kasi sabi ko, sino ba yung San Antonio de Padua? Tapos nung pag-alis namin, saka sinabi sa akin yung mag-asawang Pilipino na yun si Saint Anthony of Padua. So, bakit naman hindi nyo sinabing Padua? Padua kayo ng Padua. Hindi ko alam na yun na pala yun. Kung alam ko lang, siya nagganda lupasay ako doon sa kanyang puntod. Doon siya nilibing. Sa Italy, no? Sa Italy mismo. At hindi sa kanyang sariling bayan na Portugal. Portugal siya. Sa Lisboa. Oo, pero hindi siya binalik sa kanila. Doon na siya. At maraming mga misyonaryong ganyan, ha? Kung saan sila abutin ng kamatayan, doon na lang sila. Hindi na sila nagpapa-return to sender. Kung saan sila abutin, doon na lang. Bahagi yan ng challenge. Yes. No? Calling. Diba? Usap-usap pa tayo, Father Doms. At bukod doon sa gifts of the Holy Spirit, meron din fruits of the Holy Spirit. Tama. Diba? Fruits of the Holy Spirit or fruit. Fruit lang. Isa fruit lang eh. Fruit pero lang. Yung isang yon ay meron mga kadugtong na bunga. Para siyang isang bunch of grapes. Kasi kung ikaw daw ay merong kindness, then natural na maging generous ka, may generosity ka, meron kang masaya ka, may joy, tapos meron kang charity, meron kang self-control, sunod-sunod na yun eh, faithfulness, gentleness, goodness, chastity, peace, patience, and modesty. Ayun. Yung iba, ang description nila dyan, Father Paul, kaya fruit lang yan, hindi mo pwedeng piliin. Kasi itong mga enumerate na yan sa alam ko yan sa Galatians yan eh, no? Yung mga enumerate na yan by one take all. Yan daw ay character of Jesus. Character of Jesus. Nasa kanya lahat yan. Kaya tignan mo, joy equals Jesus. True or false? True. Peace equals Jesus. True. Patience equals Jesus. True. Kita mo? Ay, yung kabaligtaran. Diba? Katulad din yan ng itong fruits of the Holy Spirit, yung kabaligtaran, fruits of the evil one, the evil spirit, ganun din yun, isang bungkus din yun eh. Pag meron kang isa, by one take all din yun. Pag meron kang arrogance,
meron ka ng selfishness, meron kang sadness, licentiousness, uh-oh, wala kang self-control. Ano ba yung licentiousness? Marami kang lisensya. Marami kang lisensya. May lisensya kang gawin kahit ano mo gustong gawin. Wala ka ng pagpipigil. Sagasaan mo na lahat. Lahat pwede. Oo, kasi yun lang gusto ko. Kaya pala, licentiousness. Kaya ganun pala yun. Ano? Merong good fruit, meron din bad fruit. Modesty, wala na, immodest na, bad fruit. Naalala ko tuloy doon sa yung mga nag-attend ng ordination ni Father De Peralta, ni Father Lawrence. Oo, sa Palawan. Oo, hindi nakapag-uwi ng mangga eh, kasi bad fruit daw yung mangga sa Palawan. Oh, bakit? Hinarang? Hindi, hinarang sa airport. Merong, merong sakit. No? So, mahirap din pala yung gano'n, no? Oo. Nakakatuwa pa naman sa panahon natin ngayon, ang mumura ng mga mangga. Aha. Kasi season ngayon ng mangga. Hindi pa tapos ang summer eh, kasi init-init pa hanggang ngayon. Where before, the years pass, pag tungtong ng katapusan ng Mayo, ulan na yan eh. Ulan na, tapos bagyuhan na. Hindi naman sa humihingi tayo ng bagyo, no? Pero, napaka-init eh. Ayun. Panahong ito. Yun ang sinasabi ni Pope Francis na climate change. Climate sa change. Laudato Si. Oo. Diba? Pati panahon na ulyani na. Ah? Hindi niya alam na panahon na ng tag-ulan. Ah, ganun ba yun? Nakalimot na rin siya. Diba? Limot-limot na yung panahon. Iba yata yung espiritu natin. San Antonio de Padua, Singalong. Next week. Singalong. Singalong. Sing along. At dadako na tayo sa panalangin, Father Doms. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pagtatapos muli ng aming gawaing ito sa Biblia. Hinihiling po namin na patuloy mong gabayan ang aming pag-aaral, pagbabasa ng Biblia sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumabay sa mga nagsulat. Sana siya rin po ang gumabay sa lahat sa aming nag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ng ito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Binabati po natin lahat po ng mga nasa kanilang tahanan, mga may sakit, ang mga nagdadalamhati at mga namatayan. No? Patuloy po namin kayong pinapanalangin dito po sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Ito po si Father Paul Marquez. At ako po naman si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. St. Paul, doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season.